Ito ang kwento ng buhay ni Nancy. Dumiretso siya sa bar. Pagod na pagod kasi siya sa trabaho at kinabukasan niya operahan sa utak ang kanyang ina. Mabuti na lang at may magaling daw na doktor na nahanap ang kanyang ina. Yun nga daw si Dr. Cruz. Pero hindi pa rin niya ito nakikita ng personal. Ngayon naman ay umorder na nga rin si Nancy ng alak sa bartender. Pero nahagip ng kanyang mata ang isang gwapong lalaki. Matikas at may perpektong cheekbone. Agad din namang nag-iwas ng tingin si Nancy nang lumingon ang lalaki sa kanya. Pero laking gulat niya nang maya-maya ay tumabi ito sa kanya. "Mayroon na bang nakaupo rito?" tanong ng lalaki na may pagka-husky ang boses. "Teka, bakit ako kakausapin ng poging ito? Pero shims, nakakahiya ang haggard-haggard ko kaya ngayon. Wala na nga rin akong nagawa, kundi taguan na nga lang din yung lalaki. Madalas ka bang pumunta dito? Ngayon lang kasi ako nakakita ng maganda rito." Sabi man naman ng lalaki sa kanya. Bumuntong hininga si Nancy. "Ays, typical, akala ko naman yung lalaking katulad niya yung magaling bumanat." "Lalaking tulad ko? Anong ibig mong sabihin?" Hindi alam ni Nancy na napalakas pala ang pagkakasabi niya sa kanyang bulong dapat. "Ano kasi? Naisip ko lang na ang isang lalaking may itsura na katulad mo, may mas malupit pang mga pick-up lines." Napakunot noo ang lalaki. "So, sinasabi mo bang gwapo ako?" tanong ng lalaki at bakas sa labi niyang ngiti. Ngumiti naman si Nancy, sabay sabing, "Siguro." Mas lumapit naman ang lalaki sabay sabing, "Well, I think you are gorgeous. Ang cute mo, pero sa tingin mo ba, madadaan mo ko sa pambobola mong yan, Mr. Handsome?" sabi naman ang babae. Sagot naman ang lalaki, "Hindi naman ako ng bobola eh. Masama na ba ngayong magsabi ng katotohanan? So, okay lang ba kung bilhan kitang maiinom?" Sagot naman ni Nancy, "Makatatanggi pa ba ako sa libre?" Tumawa naman ang lalaki at umorder na nga rin ang alak. Tumayo naman saglit si Nancy para pumunta ng CR. Naghilamos na nga siya at nagwisik ng tubig para mapagtanto. Matotoo nga, hindi ito panaginip. Ibig sabihin, may isang gwapong lalaking nagkamaling kausapin ng isang tulad niyang hindi naman kagandahan sa tingin niya, slight lang. Tumingin nga siya sa salamin. Pinagmasta ng kanyang pagod na mata at haggard over sosa na mukha. Ano naman kaya ang nagustuhan ng gwapong yun sa kanya? Sa isip nga niya, napabaliw na ba ang lalaking yun o lasing na siya? Kaya baka akala niya Ivana Alawi na ang kausap niya. Muli nga niyang tinignan ang kanyang sarili bago siya lumabas ng banyo. Pagbalik nga niya, hindi na niya nakita ang gwapong estranghero. Siguro nga, too good to be true. Tumungo na nga lamang siya sa lobby at gusto na nga lang niyang magpahinga dahil mukhang namamalimata na nga siya. Papunta na nga siya sa exit nang bigla niyang narinig ang pamilyar na boses. "Miss Beautiful." Paglingon niya ay nakita niya ang gwapo niyang estranghero na sumusunod sa kanya. Ngumiti siya at hindi niya mapigilang ngumiti pabalik. "Halika, Miss Beautiful. May private room na ako at nandun na yung inumin natin. May pulutan pang crispy pata at chicharon." Wala na nga ring nagawa si Nancy, kundi tumango at sumunod sa binata. Habang papalapit sa private room, ay tanong ng lalaki, "Ano nga palang pangalan mo?" Sagot naman ni Nancy na may pagkapilya nga, "Secret, Mr. Stranger. Para kung ano man ang mangyari, at least, hindi natin kilala ang isa't isa, di ba?" "Seryoso ka ba, miss? Ayaw mo rin bang malaman ang pangalan ko?" "Ah, basta," sabi lang ni Nancy. Dumiretso na nga rin sila sa room. Uminom ang dalawa habang nagkukwentuhan. Nang maya-maya ay parang nagiinit ang katawan ni Nancy habang napatulala sa gwapong lalaki. Unti-unting lumapit ang mukha sa kanya ng estranghero at hinuplos ang kanyang mukha. Hindi ito ang normal niya. Pero ewan ba niya? Parang may sumapit sa kanya at nadadala siya. Ang kanyang braso
ay marahang pumulupot sa kanyang bewang at ramdam niyang nagiinit din ang kanyang katawan. Doon na nga dumampi ang kanyang mga labi sa labi niya. Ang lambot at ang tamis, sobrang galing ng kanyang ginagawa. Mas dumikit pa siya sa kanya kaya naramdaman nga niya ang kanyang dragon na parang gustong kumawala. Ngayon lang niya naramdaman ang mga ito sa buong buhay niya. Nakaka-adik ang halik niya. Ang init sa pagitan nila ay tila apoy pero gusto niyang pakiramdaman iyon ng mas pakiramdaman. Maya-maya ay bumaba na nga ang kanyang labi at dumampi sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Nagsisimula siyang gumawa ng isang bagay na hindi kapani-paniwala gamit sa isang huling ngiti sa direksyon niya. Tinanggal nga niya ang kanyang saplot. Eh teka, huli yun. Ba't ang laki? Kasya ba yan? Pagtatakang ang sabi ni Nancy sa kanyang sarili. Mas lalo namang umiti ang lalaki. Huwag kang mag-alala. Dadahan-dahanin ko naman eh. Sigaw naman ni Nancy. Wait, hindi na. Anaconda kaya yan? Hindi pala, dragon pa nga ata yan eh. At yun na nga ang dahan-dahang pinasok sa kaniyakap ng lalaki si Nancy. Ipinasok niya ang kanyang susi sa kanyang padlock sa kamarahan niyang hinila at niyakap. Nagising nga si Nancy kinaumagahan sa kama kasama ang guwapong estranghero na may kakayahang magbigay ng isang sobrang sayang gabi. Pero napatingin siya sa orasan at kailangan nga niyang puntahan ang kanyang ina at ihatid sa ospital. Agad na nga rin siyang tumayo. Siguro, ito na ang huli nilang pagkikita. Hindi nga rin niya binigay sa kanya ang number at pangalan niya dahil ang lahat ng to ay isang malaking distraction lamang. Marami pa siyang gustong gawin sa buhay. Kagabi, gustong niyang i-clear ang isip niya at takasan sandali ang realidad. Kaya nangyayari ang lahat ng yon. Pero kailangan niyang umalis. Dali-dali na nga niyang dinako, lumabas at umuwi. Pagka-uwi ay nagpalit nga siya kaagad at pumunta ng ospital para puntahan niya ang kanyang mom and dad. Gaya ng dati, kapag papasok siya, naririnig niya silang kinakausap ang isa sa mga nurse. Tatlong linggo na nga simula nang nasa ospital ang kanyang mom at ilang buwan na lamang mula nang pabalik na nga sila ng doktor. Dahil sa kanyang matinding migraine, matapos siyang ma-CT scan ay doon nila nalaman na may tumor ang inay. Pagkapasok niya ng kwarto, ay agad niyang niyakap ang kanyang ina. Sabi naman ng nurse sa kanila na any moment ay darating na nga rin ang doc na mag-opera sa kanyang ina. Naghintay pa nga sila ng ilang saglit bago pumasok ang doktor. Pumilis ang tibok ng puso ng babae nang makita niya ang neurosurgeon ng nanay niya. Teka, paano nangyari? Yung lalaking may maladragong batuta? Ay ang parehong doktor na gagawa ng operasyon ng aking mama? Sino ang umiinom at may ganang makipag one night stand bago ang isang operasyon? Sa kinabukasan? Ikaw? Pareho pa nga nilang sabi ng doktor, nalilito naman ang kanyang ina pero sabi niya, "Sweetie, this is Dr. Gabriel Cruz. Siya ang mag-o-opera sa akin. Alam mo ba anak, single din yan." Namumula nga ngayon ang babae. Hindi alam ni Nancy ang kanyang gagawin. Sa tahasang pagtatangka ng kanyang ina, na iset up pa siya sa doktor na yun na naka one night stand niya. Ang masama pa, kung alam mo lang na yung doktor lasing kagabi at tinuklaw ako na ay sa isip-isip nga ni Nancy. Ngayon ay nagsisisi siya na hindi nga niya agad tinanong kagabi ang pangalan ng lalaki. Araw-araw niyang naririnig si Dr. Gabriel Cruz simula nang ma-admit ang kanyang nanay. Hindi naman niya ine-expect na gwapo nga pala talaga ang doc ng kanyang ina. Nakangiti pa rin si Dr. Gabriel at parang may mapanuksong mga mata bago nagsalita. "So, ikaw pala si Nancy. Madalas kang kinukwento ng mama mo. At tama nga siya. Napakaganda mo pala." Sabi pa nga nito. Mahinang sagot lang naman ni Nancy. Hindi naman masyado. Imposibleng hindi mahalata ang malawak ng ngiti sa kanyang mukha. Alam na niya ngayon ang pangalan ko. At dahil may access siya sa contact information ng nanay ko, hindi siya mahihirapang kunin ang number ko. Pero teka,
Hindi pwedeng siya ang mag-opera. Kay Ma'am, makamamaya may hangover pa yan eh. Gusto ko ng ibang doktor. Matigas nga na sabi ni Nancy. Lahat tuloy ng tao sa kwarto. Napalingon sa kanya. Ang kanyang nanay at tatay. Biglang kumunot. Ang noo. Kumunot din ang noo ni Doc Gabriel. Huminga nga siya. Nang malalim bago sabihing, "How about I talk with your daughter in private para maintindihan ko kung bakit gusto niya ng ibang doktor at sana maintindihan niya na ako ang pinakamahusay na surgeon dito." Alok ni Gabriel, sabay lahad ng kamay nito kay Nancy. Patay na, sa isip-isip nga ni Nancy. Sumang-ayon naman kasi ang kanyang nanay at tatay, kaya wala na nga siyang choice. Ngunit hindi nga niya kinuha ang kamay ng doktor na nilahad sa kanya. Lumabas nga muna siya ng room at agad na tanong na, "Di ba nakainom ka pa, Doc? Sure ka bang wala kang hangover?" Ngumisi lang ang doktor. "Huwag kang magalala, Nancy. Walang epekto ang alak. Mas naging energetic pa nga ako dahil sa gabing yun. Kaya mas inspired ako ngayon." Bulong pa nga nito nang may nakakalokong boses. "Pero hindi ba napaka-unprofessional naman ang gagawin mo?" Matapang nasambit pa rin ni Nancy. Hinatak niyang babae sa dibdib ng lalaki at tumingin sa mga mata ni Nancy. Mata sa mata. "Naniniwala ka lang na unprofessional dahil may ginawa tayo kagabi? Plus, hindi naman yun makaka-apekto sa pag-o-opera ko. I assure you. I think you are only acting this way because I know who are you now. Alam mo bang marami na rin akong nalalaman tungkol sa'yo? Alam mo ba kung bakit? Kasi marami nang nakwento ang nanay mo tungkol sa'yo. And Nancy, huwag mong pagtakhan ang kakayahan kong gawin ng trabaho ko. Hinding-hindi ko ilalagay sa alanganin ang buhay ng isang pasyente. Huwag mo akong i-downgrade." Biglang pumilis ang tibok ng puso ni Nancy at napatingin nga siya kay Doc Gabriel. Ang tanging thank you na nga lamang ang nasabi niya at sana ay maging successful daw ang operation ng kanyang ina. Hinaplos naman ni Doc Gabriel ang pisngi ni Nancy nang masuyo bago sabihin, "Bye, Miss Beautiful. Kailangan ko pang tignan ang iba pang mga pasyente. Magkita tayo ulit pagkatapos ng operation ng mama mo." Hindi na nga nito sinagot pa ang sinabi ng lalaki. Tumakbo na nga ito pabalik sa kwarto ng mga magulang niya. Nagpaalam na nga rin siya dahil may interview pa nga siya. Ngayon, para mas makatulong sa kanila, ay kailangan pa nga niya ng isa pang trabaho. 2 oras na ang lumipas at nakabalik na nga rin siya ng ospital. Kasama niya ngayon ang kanyang dad at ang kapatid niya habang naghihintay matapos ang operation ng kanyang ina. Naghintay nga sila ng kanyang pamilya hanggang sa makalabas nga ang kanyang nanay sa operation room. Kinakabahan silang lahat pagkatapos nga rin ng ilang oras. Pero nakahinga nga sila ng maluwag. Nang lumabas na nga si Dr. Cruz sa lugar kung saan sila kasalukuyang naghihintay, bumaba ang mga mata niya dito at umiwas siya ng tingin. Huminga muna ng malalim si Doc bago sabihing, "Naging maayos ang operasyon. Pwede niya na siyang dalawin pero hindi pa si Miss Gragasin nagigising." Sa mga narinig ay nabuhayan nga sila ng loob, lalong-lalo na si Nancy. Si Doc naman ay naglakad palayo at halatang pagod ang mukha. Pagkapasok naman nila, ay nandun nga ang kanyang ina na mahimbing na natutulog. Hindi nagtagal at nawala ang anesthesia at ilang minuto ay bumalik na nga rin si Dr. Cruz sa kwarto. Gumawa pa nga siya ng ilang mga tests upang matiyak na siya ay nasa maayos na kalagayan. Medyo lumayo nga siya nang sinasabi ni Dr. Cruz sa kanilang pamilya na naalis na nga niya ang tumor at kailangan daw ng mahabang pahinga ng kanyang ina. Maya-maya ay napansin nga niyang nakatitig sa kanya si Doc. Pinigyan niya ito ng isang tango bago tuluyang lumabas. Sinunda naman ito ni Nancy. Medyo mabilis si Doc na nakarating sa office ito. Pagkapasok naman ni Nancy ay tinignan niya ang binata. At sabi nga nito, "Gusto ko lang magpasalamat." Sagot naman ni Doc, "Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko, Miss Nancy. So, siguro
Gusto mo na ako ngayong nalaman mong mayaman pala ako, di ba? Napakunot noon naman ang babae. Wow naman dok ha. Ang humble mo naman. I don't care who you are. Halata namang mayaman ka sa suot mo pa lang eh, kahit nung nasa bar tayo. Pero hindi ko ginawa yan dahil mayaman ka. Excuse me. Lumapit at tinawakan. Nito ang pisngi ni Doc. At pinasadahan pa nga nang hinlalaki niya ang kanyang ibabang labi. I don't want you, Doc. Nandito lang ako para humingi ng tawad. And mag-thank you na rin. Masyado kitang pinagtakhan. Kahit ginagawa mo lang naman ang trabaho mo ng maayos para masave ang inako. But I guess it doesn't matter anymore. Saktong pagdating niya sa pinto, hinawakan naman ng doktor ang bewang niya at inikot pa nga siya at idinampi ang labi niya sa labi ni Nancy. Nilamon nga siya ng mainit na halik na nagpapakiliti sa katawan niya. Agad na tumutugon ang kanyang katawan nang itulak niya ito sa dingding at ipinasok ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang suot. Inaalis niya ang butones habang inihila niya papalapit sa kanya. Pwede ko bang makuha ang number mo? Tanong pa nga ni Doc kay Nancy. Ninitian nga lang niya ito sa kasya. Tinulak. Okay na na alam niya ang pangalan nito. Sa kasya dumiretso, sa pinto, palabas, at sa isang sulyap sa doktor, pinihit niya ang doorknob ng pinto at lumabas na nga. Mukhang hindi ito ang huli nilang pagkikita. Dahil kung gusto niya ito talaga, eh syempre gagawin niya ang lahat para mas makilala ito. Pagbalik sa silid ng kanyang ina, nakipagkwentuhan nga muna siya sa kanyang pamilya bago umalis para magtrabaho. Kailangan niyang mag-work ng mag-work para makatulong sa kanila. Sa kabaling banda, halos isang araw nang nagtatrabaho si Nancy sa bago niyang trabaho. Dapat ay server nga lang siya dito pero absent daw kasi yung babaeng sumasayaw sa entablado. Kaya last minute ay pinilit si Nancy ng manager na siya muna ang sumayaw. Naloka pa nga siya. Wala naman siyang alam sa pole dancing o paghuhubad. Taga-serve lang naman dapat talaga ang pinasukan niya. Sabi kasi ng kakilala niya ay malaki daw ang tip dito ng mga waitress at hindi naman daw kailangan maghubad-hubad. Kaya pumayag siya. Kinakabahan siya. Mukhang mali ang ideya na nag-work siya dito para sa karagdagang kita. Kita niyo naman ang suot niya. Sobrang ikli pa. Parang makikita na ang kaluluwa niya. Sabado pa naman din ngayon. Maraming tao. Shims, ano ba naman itong kaya yung kinakawa ko sa buhay ko? Sa isip-isip nga ni Nancy. Halos hindi nga siya makalakad ng matino dahil sa taas ng takong niya. Baka mamaya matapa pa ako dito eh. Pero ito na, time to shine ko na. Ako na raw ang next eh. Tapos, tumugtog pa nga a careless whisper. Hindi niya alam ang gagawin niya. Basta, gumiling-giling na nga lamang siya na parang timang sa may pole dance. Pero, maikli lang ang pag-i-entertain niya dahil wala pang 3 minuto ay sinabihan ng ash ng boss niya na pumunta ba naman sa private room number 6. Pinaalala niya sa boss niya na taga-serve lang siya dito at hindi kumagawa ng live show. Tumango naman ang manager niya at basta magsiserve lang naman daw siya ng alak doon at siguraduhin nga niyang hindi daw siya hahawakan ng mga yun. Kung gagawin nila, dapat yung tawagan si Jack ang bouncer. Nagbalit pa nga siya ng sexy dress ng maid dahil yun ang uniform ng mga server para sa private room. Kailangan niyang gawin ito para sa pera. Ngunit ayaw niyang maging miserable ang sarili niya sa pagsisikap na makuha ito. Mukhang kailangan niyang makahanap ng ibang trabaho na mas angkop para sa kanya. Pagkatapos nga niyang magpalit ng uniform, lumabas na nga siya sa open area patungo sa private room. Bigla niyang naisip si Gabriel. Paano na lang kung nalaman niyang nagtatrabaho ko sa ganito? Pero laking gulat niya nang buksan nga niya ang pinto ng private room 6 at nakita niyang isang gwapong lalaking kamukha ni Gabriel. Pero teka, parang si Gabriel nga ata to ah. Sa isip nga nito. Sa kabilang banda naman ay naiinis si Doc Gabriel. Madali niya kasing nakukuha ang kahit na sinong babae. Pero bakit iba si Nancy? Ni number nito ay hindi niya nakuha. Hindi niya alam sa sarili pero hindi siya makakapayag na hanggang one night stand lang sila. Parang may iba siyang
nararamdaman kayo gusto niyang makita ulit ang babae. Nasabi na nga lang din ni Gabriel, "I'm probably overthinking things, but I really hope na makita ko siya ulit." Pero ang kanyang ina ay ang aking pasyente, kaya sigurado akong magkakaroon ng time na sasamahan niya ang kanyang nanay na magpa-check up. Iba talaga si Nancy. Cute, sexy at palaban. Sa tuwing titingin ako sa kanya, nakikita ko lang ay ang kanyang maamong mata na nakatingin din sa akin. Hindi pa ako nakipagtalik nang walang proteksyon. Pero ewan ko ba kung bakit ko nagawa sa kanya yun. Ngayong gabi ay isinama ako ng mga kawork ko na mag-happy-happy bago ang isang buwang dire-diretso na naman ang trabaho ko sa ospital. On-call doc na naman ako, pero okay lang din, wala naman din kasi akong ginagawa sa bahay. May kwento ko nga sa mga kaibigan ko yung babaeng nagpapagulo sa isipan ko. Kaya naisipan nilang yayain ako dito sa bar. Dahil dito daw, siguradong makakalimutan ko siya. Lumilipad lang ang isipan ko at nakatulala hanggang sa natanaw ko ang isang babae sa entablado na sumasayaw. Teka, siya ba yun? Bakit siya nandito? May kung anong kumirot sa dibdib ko. Knowing na lahat ng mga tao dito ay tinititigan ang katawan ng Nancy ko, ako lang dapat ang makakakita sa kanya. Sabi nga ni Gabriel, sa kanyang isip, agad niyang kinuha ang atensyon ng isang waiter at humingi ng private room para makasama ang babaeng nasa stage na walang iba kundi si Nancy. Pero sagot lang ng waiter, "I'm sorry sir, pero bago lang po kasi siya at hindi siya tumitable at nag-alok ng aliw sa private room. Pero kung gusto niyo, may iba naman akong babae na pwede." Tugo naman ni Gabriel, "Magkano bang kailangan kong bayaran para makasama ko siya sa private room?" Kinagat ng waiter ang kanyang labi at tumingin sa paligid bago iwinagayway ang kanyang kamay at tinawag ang isang malaking tao. At sinabi nga nito na ikikick out nga nila doon ang lalaki kapag may ginawa siyang hindi maganda. Tumango naman ang lalaki. "Gusto mo ng private room kasama si Sweet Cheeks?" Tumango lang si Doc Gab dahil inaakala niyang iyon ang code ni Nancy. Pinayaran nga niya ng 50,000 ang lalaki para lang masolo sa isang kwarto si Nancy. This girl is priceless. At kung kailangan kong magbayad para lang makausap si Nancy, gagawin ko. Pumunta na nga siya sa private room, number 6, at hinihintay si Nancy. Wala pang isang minuto ay pumasok na nga siya. At napangiti siya. "Ikaw? Teka, ba't ka andito?" Takang tanong ni Nancy. Tumawa lang si Doc Gab. Hinubad niya ang kanyang jacket at binigay sa kanya. Masaya naman ang babaeng kinuha yun at sinuot. "Bakit mo ba ito ginagawa?" Tanong pa nga ng lalaki kay Nancy. Alam naman niyang may kaya ang pamilya niya kaya nagtataka talaga siya. Kitang-kita rin naman sa mukha niya na hindi siya komportable sa ginagawa. So bakit niya ginagawa to? Malaking katanungan nga niya. Bumuntong hininga naman si Nancy. Ayaw nga niyang umasa sa iba at kailangan niya ng pera. Hinawakan naman ni Gabriel ang kamay ng dalaga saka ito'y nalikan. "Nancy, sa tingin ko hindi mo dapat gawin to. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang?" Sagot naman ni Nancy ng matigas. "Huwag mong sasabihin sa magulang ko to. They don't need to know. Magkukwit na rin ako dito. Hindi ko alam na ganito pala ang pinapatrabaho dito. Akala ko magwa-waitress lang ako, magsaserve ng mga kung ano-ano ganun." Sa matinding pagnanasa, nahawakan siya. Hinila ni Gabriel papunta sa kanyang kandungan ng dalaga, saka tinitigan ng magandang mata nito. Pagkatapos, ay hinalikan siya. Hawak ang kanyang bewang at ninanamnam ang bawat sandali. Sagot naman ni Nancy, "Wait Doc, hindi mo ko dapat hawakan dyan." Sagot naman ni Gabriel, "Gano'n bang kailangan mo para sumama ka sa akin Nancy?" Napatigil ang dalaga sa sinabi ni Gabriel, saka ito itinulak ng malakas. "Doc, baka nakakalimutan mo, hindi ako prostitute." Pagkatapos ay inayos nga ni Nancy ang suot na jacket na nakoveran na ang buong katawan niya dahil sa laki nito. Sa kasinabihan si Gabriel, nasa labas na nga lang sila magkita sa bulaluhan sa kanto. Sumang-ayon naman dito si Gabriel.
Makalipas ang 20 minutes ay nakita na nga ni Gabriel ang dalaga. Talagang tsinaga ng binata maghintay para lang makausap si Nancy. At kahit siya ay hindi niya ma-explain sa sarili kung bakit. Pag-upo ni Nancy ay umorder na nga siya ng bulalo. Saktong mainit na sabaw sa lamig ng panahon ngayon. Nang kami na nga lamang ay tinanong nga niya si Nancy kung gaano nga siya katagal na nagtatrabaho sa bar. Nalaman nga ni Doc, 2 araw lang siya doon at buti na lang hindi na siya magtatrabaho pa doon. Hinawakan nga nitong kamay ni Nancy at inamin sa kanya kung kaano siya nagsaselos sa panunood ng mga kalalakihan habang siya ay sumasayaw kanina sa pool na ganoon ang suot. Ngumisi si Nancy at lumapit sa kanya, saka dinala ang kamay niya sa pisngi niya. So, anong plano mo, Dr. Cruz? Gustong gusto ni Gabriel kapag sinasabi ni Nancy ang pangalan niya. Sagot nga rin ang binata. It's obvious. I have an unhealthy attraction to you. At ikaw naman. Hindi mo ba ako gusto? Tiritsa ang sabi nga nito. Baliw ka na ata, Doc. Bakit naman ako magiging obsessed sa'yo? Pero I agree na meron kang unhealthy attraction sa akin. Anong may ire-reseta mo to para tigilan mo na ako? Napatawa na nga lamang ng bahagya si Doc at sabi nga nito. Wala naman. Pero siguro, ang kailangan ko, Kispirin at Biogesics. Mula nga sa kanya mismo. Napatawa tuloy si Nancy. Mukhang reseta mula sa isang doktor kwak-kwak yan ah. Sabi nga nito. Napangiti na nga lamang si Gabriel. Reseta mula sa lalaking attach sa'yo. Sabi pa nga niya. Pagkatapos ng isang mapang-akit na usapan ay kumain na nga rin sila. Talaga namang nag-enjoy dito si Gabriel. Nag-usap nga rin sila ng mga bagay-bagay at nagtawanan. Marami rin siyang nalaman na mayroon si Nancy na 3 kapatid, 2 lalaki at 1 babae at siya na lang ang natitira na walang asawa. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa isang architecture firm kaya naman hindi nga niya maintindihan ang pagtatrabaho niya sa bar. Pagkatapos naman nun ay naikwento nga rin niya ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Katatapos kumain ay nagpalitan silang 2 ni Nancy ng number, saka nag-drive si Gabriel na may nakakalokong ngiti sa mga labi. Ngayong araw naman ay pumunta si Nancy sa ospital para bisitahin ang anak ng kaibigan niyang na ospital na si Nina. Tatawa-tawa naman si Nina at sabay sabing, Ate Nancy, alam ko ang gwapong doktor dito. Ngumiti lang naman si Nancy, saka tumingin sa kaibigan niyang sina Clark at Miriam. Ilang taon na rin niya ito ang kaibigan at siya pa nga ang naging babysitter, pansamantala dati ni Nina. Natawa na nga rin si Miriam sa sinabi ng anak. Alam mo, single din daw yung si Doc Nancy. Mukha naman siyang disenteng lalaki. Kaya gusto mo ba ireto kita? Umupo naman si Nancy sa tabi ng bata at tanong niya na, handa ka na ba sa operasyon mo? Tumango naman si Nina. Opo, kakayanin ko. Pero Ate Nancy, kapag hindi ko kinaya, gusto ko bantayan mo si Mommy at Daddy ko ha. Tsaka si Brownie, pakainin mo siya lagi. Gutumin kasi yun eh. Niyakap ni Nancy ang bata. Kakayanin mo yan, Nina, okay? Maya-maya ay pumasok na nga rin sa room si Doc Gabriel kasama ang mga surgical staff niya. Are you ready, Nina? Tanong nga nito. Tumango naman ang bata. Sabay sabi nga nito, Doc, tignan niyo po, maganda ang Ate Nancy ko sa kanyang suot. Tumango naman si Doc Gabriel. Oo, bagay na bagay sa kanya. She's very beautiful. Tanong naman ni Nina, single ka po ba, Doc? Sagot naman ni Doc, well, Nina, it's complicated. Napasabat doon si Nancy. Paano naging complicated? You are either with someone or not. Mataray na sabi nga nito. Itinaas ni Doc ang isang kilay niya saka sinalubong ang tingin ni Nancy. Let me rephrase. She is complicated. Sabi nga ni Doc Gabriel. Parang alam na tuloy ngayon ni Nancy kung sino ang babaeng tinutukoy ni Doc. Curious na tanong naman ng batang si Nina. Paano po siya naging komplikado? Muli ay sumulyap si Doc kay Nancy. Gusto ko siya, pero hindi ako sigurado kung saan patungo ang relasyon namin, kung anong meron kami. Nagkibit-balikat si Nina.
Kung si Ate Nancy yan, hindi siya komplikado. Sa isip-isip ng dalaga, ay natuwa siya sa sinabi ng bata. Dr. Cruz, gusto mo pang makipag-date sa akin? Tanong na nga rin ni Nancy ng diretsahan. Ewan ba niya kung saan nanggaling ang lakas ng kanyang loob na ibinulalas ang mga salitang yun? Napangiti naman si Doc at sabi nga nito, sure. Nang natapos naman na ang trabaho ni Doc Gabriel, ay inaya nito si Nancy sa bahay nito. Mabilis na lumipas naman ang isang linggo at mas nagiging close na nga ang dalawa. Ngayong araw naman ay birthday ng ina ni Nancy. Masaya siya para sa ina dahil na-extend pa ang buhay nito at naging successful ang nakaraang operasyon. Pagpunta nga sa venue, laking gulat niya at nakita na naman niya ang pagmumukha doon ni Doc Gabriel. Napatanong na nga lang din si Nancy, anong ginagawa niya dito? Napansin niyang nakita na rin siya ni Gabriel at lumapit na nga ito sa kanya. Hoy Doc, anong ginagawa mo dito? Pati ba naman dito susundan mo ko? Napatawa naman ng bahagya si Doc at pag-i-explain nga nito, Nancy, kalma ka lang, inimbitahan ako ng magulang mo. Kaya anong problema? Sagot naman ni Nancy, Doc, supposed to be one night stand lang tayo. Kaya hindi mo na dapat kinikilala pang pamilya ko. Humalakak si Doc. Ayaw mo nun? Nasa getting to know each other stage na tayo. Tsaka, bakit ka pa kinakabahan? Wala naman makakaalam ng nangyayari sa atin kung hindi lang tayong dalawa. Makalipas ang ilang segundo, nilapitan sila ng ama ni Nancy at inutusan ang dalaga na ipakilala si Doc Gabriel sa iba pa nilang mga bisita. Gusto pa nga sana niyang tumanggi, pero napilit siya ng kanyang ama. Ipinakilala nga nito si Gabriel sa mga bisita. Sinabi na nga lamang niya na siya ang neurosurgeon ng kanyang nanay. Bili na talaga sineset up siya ng mga magulang nito para maging close sila ni Doc. Mukhang botong-bote sila sa lalaking to. Maya-maya ay nakita nga niya ang pinsan niyang si Freya at parang iba ang tingin nito kay Gabriel. Pero pinakilala nga rin ito ni Doc. Agad ang tanong ng pinsan niya. So, are you single, Gabriel? It's complicated. Maikling sagot lang naman ni Gabriel. At mapangakit na tumingin kay Freya. Medyo nainis naman dito si Nancy. Naku pinsan, huwag kang papadali dito kay Doc. May ka-friends with benefits yan. Yun lang ang habol niyan sa babae. Hindi niya nga tinatanong yung babae kung may nararamdaman ba to sa kanya. Ang gusto lang niyang si Doc, makascore. Bigla namang hinatak palabas ni Gab si Nancy. Halatang nainis nga si Doc. Kaya sabi nga nito, Nancy, please, hindi nakakatuwa na sinasabi mo mga bagay na ganyan sa ibang tao. Napalunok na nga lamang si Nancy ng mariin sa sinabi ni Doc at sinalubong nga niya ng tingin. Pwede ba? Hindi ko rin naman nagugustuhan na lagi mo na lang akong pinaparinggan na ako yung komplikadong tao. Mataray na sabi nga ni Nancy. Laking gulat din ni Nancy nang halikan na naman siya ni Gabriel at yung kamay nito ay unti-unting humahaplos sa kanyang katawan. Nang magkahiwalay ang kanilang mga labi, Doc, baka may makita sa atin dito. Pero pinagpatuloy lang ni Doc ang paghalik at ngayon naman ay sa tenga niya, pababa sa leeg hanggang tumama sa first base niya. Nang parehong masatisfy ang dalawa, ay bumalik na nga sila sa event hall. Dali-dali nga rin tumabi si Nancy sa mga kapatid niya. Tanong naman ang ate niyang si Steph, Hoy, bakit katagal niyong dalawang nawala? Gumawa pa ata kayo ng milagro. Hindi naman pinansin ni Nancy ang mapangasar niyang kapatid. Mabuti na lang yung isa niyang kapatid na si Emil ay nag-change topic at tinanong si Gabriel ng mga bagay tungkol sa pagkatao nito. Ngumiti naman si Gabriel. Gusto ko talaga maging doktor. Bata pa lang ako. Pero hindi kasi kami mayaman. At nakikitira lang ako sa tiyahin kong sunog baga. Maaga kasi nawala ang mga magulang ko. Nagkaroon ang nanay ko ng tumor sa utak. At ang tatay ko naman, may aneurysm. Yun siguro ang dahilan kaya talagang ginusto kong maging doktor. Nung time naman na pag-graduate ako sa high school doon, namatay ang tiyahin ko sa isang aksidente sa sasakyan. Kahit nakikinig lang si Nancy,
ay marami nga siyang nalaman agad tungkol kay Gabriel. Nilahad niya nga sa ilalim ang kanyang kamay at inawakan ang kamay ni Gabriel na parang kinocomfort niya ito. Matapos magkwento ni Gabriel, ay nagpaalam ito saglit para mag-CR. Agad na pang-aasar naman ni Steph. Gusto mo siya, no? Agad na naging defensive naman si Nancy. Ha? Huh? Hindi ko gusto si Dr. Cruz, no? Na hindi ko nga siya kilala eh. Tsaka isa pa, para siyang babaero? Nginisian lang naman siya ng kanyang kapatid. Nancy, huwag ka nang magsinungaling. Bahala nga kayo dyan. Sagot ng dalaga sa katumayo at pinuntahan ng ama niya na ngayon ay kausap si Gabriel. Kinindata naman siya ng kanyang ama. Sige anak, bibigyan ko kayo ng baby time. Nagpahinga ng malalim si Nancy pati ba naman ang tatay niya? E pinaglalapit sila sa isa't isa ni Gabriel. Mukhang gusto ko ng pamilya ko. Mahinang sabi ni Nancy. O teka, bakit parang masama na magustuhan nila ako? Tanong naman ni Doc saka humakbang palapit kay Nancy. Umatras naman ang dalaga at nung hahawakan na nga sana ni Gabriel ang kanyang kamay, ay humakbang siya paatras at hindi namamalayan na nasa pool na pala yun kaya nahulog siya. Tumawa muna nang tumawa si Doc Gabriel bago inilahad ang kamay para tulungang makaalis ng pool si Nancy. Pero imbes na magpahatak ang dalaga, hinihila pa nga niya paloob ng swimming pool si Doc Gabriel. Kaya pareho tuloy silang nabasa ngayon at pinagtitinginan pa nga ng ibang mga bisita. Nagbasaan pa nga sila bago umahon na para bang walang pakailam sa mga taong nandoon. Agad din naman silang binigyan ng tuwalya ng ina ni Nancy at nagpalit ng damit. Mabilis nga ring lumipas ang isang buwan. Sa araw-araw ay nakakatanggap si Nancy ng yakapsul mula kay Gabriel. Nagsimula na nga ring may nangyayari na rin sa dalawa. Good morning, beautiful. Bati ni Gabriel. Humiti nga ang babae at pinasadahan ng daliri niya ang buhok nito. Good morning, Mr. Supposed to be one night stand. Napatawa naman saglit si Doc Gab at sabi nga nito, Nancy, kailan mo pa ako titigilan sa pagtawag mo ng ganyan? Eh bakit naman? Tanong ni Nancy. Grabe, ang sakit mo palang magsalita. Hindi naman ni ito pinansin ni Nancy at umalis na nga rin. Kinahapon na naman ay muli nga rin nagkita ang dalawa dahil check up na nga ito ng ina ni Nancy. Hindi mo man lang mababatiin si Doc, anak? Tanong ng nanay nito. Tumangulang ang dalaga at nag-wave nga. Dagdag naman ni Mrs. Gregasin, anak, hindi ganyan bumati sa boyfriend mo. Ma, hindi ko siya boyfriend. Sa isip-isip pa nga ng dalaga. Ligaw tingin lang naman. Ang alam niya, puro pasaring pero hindi naman magawang manligaw talaga. Dagdag nga nitong naisip. Bakit hindi may kasang boyfriend mo? Dagdag na sabi ni Mrs. Gregasin. Ma, nakakaistorbo na tayo. Nasa oras ng trabaho si Doc. Kinabukasan naman ay may usapang date sila ni Gabriel. Nakangiti pa nga si Doc na tinitingin-tingin sa kanyang relo dahil ilang minuto na lang ay muli na naman niyang makikita si Nancy. Nang biglang tinawag niya ang kanyang assistant. Doc, kailangan ka sa emergency room, car accident at posibleng may brain injury. Kailangan niyo po siyang puntahan agad. Napabuntong hininga na nga lamang si Gabriel at ite-text lang niya si Nancy na baka malate siya makalabas. Binasa niya ang initial checking ng paramedic sa kung anong nangyari. Pagkatapos ni Gabriel i-check ang chart, ay lumingon siya sa babaeng puno ng sugat at pasa. Okay, do a full body scan. May sasabihin pa sana siya nung biglang tumigil ang puso ng lalaki at parang lumiit ang kwarto nang makilala niya kung sino ang nakahiga sa table. Huminto ang mga tao sa kwarto. Nang mapansin nga nila, hindi nga niya tinuloy ang sasabihin. Pinilit nga niyang paganahin ang isipan niya at agad na lumapit sa babaeng walang iba kundi si Nancy. Marahang hinawi ang kanyang buhok sa kanyang muka. Ang pangalan niya ay Nancy Gregasin, 24. Kakailangan niya ng full body scan. At tawagin niyo si Doc, pasok si Christian dito, kailangan niyang pumalit. Napansin nga ng babae mula sa gilid ng kanyang mata.
Kinuha ng isa sa mga nurse ang telepono at tinawakan si Doc Christian. Medyo stable na nga si Nancy ngayon. Wala pang 5 minuto, dumating na si Christian at tinapik ang likod ni Doc Gab, na nagpapagaan kahit papaano ng kanyang loob, pero hindi pa rin siya makagalaw sa sobrang shock. Dr. Cruz, kailangan nating full scan si Miss Gregasin. Tumango si Gabriel. Okay, we'll go as well. Huwag kang mag-alala, Doc Gabriel. I can handle this. Sabi nga nito. Umiling lang si Gabriel at sumuliyap kay Nancy bago bumalik kay Christian. Please, gawin mo makakaya mo, Doc Christian. Si Nancy, girlfriend ko siya at hindi ko kakayanin kung may mangyayaring hindi maganda sa kanya. May tiwala ito kay Christian at inaamin nga niya na hindi siya makapag-isip ng maayos ngayon. Sinabihan nga siya ni Christian na huminga ng maayos at tinitiyak niya sa kanya na gagamutin niya si Nancy. Siya na daw ang bahala at umupo na nga lang daw muna ito at tatawagan ng emergency contact ni Nancy. Kaya matapos ngang sabihin sa kanya yun ni Christian, pumasok nga si Gabriel sa office nito at tinawagan ng parents ni Nancy. Matapos nga rin silang i-inform ay bumalik na nga rin sila kaagad sa emergency room at sinalubong siya ni Christian sabay sabing, Doc Gabriel, she woke up and we can't get her to calm down. Bibigyan ko sana siya ng pampatulog pero hinintay muna kita dito. Nilingan ni Gabriel ang kwarto at nakita si Nancy. Mukhang takot na takot ang dalaga at parang disoriented. Maingat at dahan-dahang nilapitan ni Gabriel si Nancy sa kahinawakan ng mga kamay nito. Hi baby. Ano nangyari? Nasaan ako? Sino ka? Mga tanong ni Nancy na nakahawak pa rin at para bang dito nakasalalay ang buhay niya. Marahan nga nitong hinawi ang buhok ng babae. Sa likod ng tenga niya tinalikan siya sa labi. Nasa ospital ka. Naaksidente ka sa sasakyan. Hindi mo ba ako naalala? Ako ang pinakagwapong lalaki sa buhay mo. Napaiba tuloy ang mukha ni Nancy at sabi nga nito, Uwe, sira ulo ka talaga, Gabriel. Ang sakit ng katawan ko. Huwag kang alis dito ah. Medyo napangiti naman doon si Gabriel. Pinakaba mo naman ako dun eh. Akala ko nagka-amnesia ka na, Nancy. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Dito lang ako sa likod. Nang glass wall na yan. Pagkatapos ng isa pang halik, naglakad na nga ito sa likod ng salamin at pinapanood si Christian na nag-scan. Out of nowhere, biglang sabi sa intercom ni Christian, Siya ba yung babae na stripper? Sagot naman ni Gabriel, Shut the hell up, Christian. She's not a stripper. First day niya yon at nag-quit na din siya. Hoy, naririnig ko kayo. Puntong hiningan na sabi ni Nancy. Agad na pinatay ni Christian ang intercom bago nilapitan si Gabriel at tinanong kung mahal ba nito si Nancy. Sa isip-isip naman ni Gabriel, sa totoo lang, wala siyang ideya. Pinaparamdam niya dito ang isang bagay na hindi pa nagagawa nito sa iba. Sa tuwing kasama niya ito, parang nawawalan siya ng kontrol sa sarili niya. Tumawa lang si Christian, tumayo, at tinapik ang likod ni Gabriel. Your girl is surprisingly fine after the wreck she went through. May severe concussion lang siya, kaya dito muna siya mag-overnight. Maliban doon, wala namang major injuries. For the past 30 minutes, kinakausap ni Gabriel si Nancy para hindi ito makatulog. Pero talagang antok at pagod na nga ang dalaga. Tumitig ito kay Gabriel na ngayon ay hindi na naka-uniform at naka-polo na. Napangiti si Nancy. Ang gwapo niya talaga. In love na ata ako sa lalaking to eh. At alam ko yun. Alam ko, ito sa sandaling nakausap ko siya. The moment I met him, I felt a connection na hindi ko pa rin may paliwanag. Kapag kasama ko siya, ramdam ko lahat. Bawat emosyon, paru-paro, goosebumps, takot, kasiyahan at kung ano-ano pa. Bawat hawak ni Gabriel, nakakaramdam ako ng kuryente. Bawat halik niya ay kaibig-kiibig at parang ang aming mga soul ay konektado. Sa bawat araw-araw ay mas lumalalim ang aming pagsasamahan at hindi ko na nga siya maalis sa aking isipan. Gusto na nga nitong sabihin sa kanya ang lahat. At malamang marami na nga siyang nasabi dito. Kailangan niyang sabihin sa kanya para lang malaman nito kung may posibilidad ba na mahalin din niya ito o nagsasayang lang siya ng oras. Kaya naman humarap ang babae kay Gabriel.
Hinaplos ang mukha nito at hindi nga niya mapigilan at sinabi na nga rin niya, "Sa palagi ko, mahal na kita." Isang hindi maipalawanag na emosyon ang nakita nito sa mukha ni Gabriel bago siya tumawa, umupo upang tignan si Nancy ng mabuti. "Baby, sigurado ka bang mahal mo ko? May concussion ka? At sa totoo lang, baka naalog lang ang utak mo ng dagdag na kemikal ng dopamine at estrogen at oxytocin o kung ano-ano pa." Pero tanong naman ni Nancy, "At ang lahat ng mga kemikal na ito ay inilabas sa panahon ng isang concussion?" Tanong nga nito ng may pagtataka. Nagkibit balikat si Gabriel at bumangon sa kama. Ang mga pinsala sa ulo maaaring magresulta sa mga pagbabago sa pag-iisip o pag-uugali. Maaaring tumagal ng ilang linggo o kahit na buwan bago bumalik sa normal ang chemical imbalance sa utak. Magsasalita pa sana si Nancy nang dumating ang kaklose niya at matagal na kaibigan na si Loren. Kaya hindi na siya nagkaroon ng time na ipaliwanag pa kay Gabriel ang kanyang nararamdaman. Alalang-alala naman si Loren para sa kaibigan. "Oh, anong nangyari sa'yo?" "Ah, nandyan ka pala, Doc. Na boyfriend ni Bay. Nancy's boyfriend." Pagtatama nga ni Gabriel. Tumawa lang si Loren. Pinagseselosan kasi ito ni Gabriel dahil talagang close ito sa dalaga. "Masakit pa ba?" dagdag ni Loren. Tumango naman si Nancy at nagsimula na nga rin siyang magpaliwanag. Natutuwa naman si Nancy kay Loren pero ibang nararamdaman niya para dito kumpara kay Gabriel. Nagsalita na nga rin siya. "Imimit ko sana si Doc kaso na-aksidente yung sinasakyan kong kotse. I have a concussion and a sprained ankle at wala akong ideya kung anong mangyayari sa'yo kapag nawala ako, Loren. Ako lang ang nakakatiis sa kakornihan mo." Umiti si Loren at umiling. "Ha, you mean concussion?" "Nancy nga," muling pagtatama ni Gabriel. "Sorry, old habits," kibit balikat ni Loren. Dumating na nga rin ang mga magulang ni Nancy at alalang-alala sa babae. "Nandyan po pala kayo, tito and tita," biglang sabi ni Loren. Tumango naman ang ina ni Nancy. "Nandyan ka pala, iho. It's great seeing you again, Loren. Namiss ka namin." Nakipagkamay naman ang ama ni Nancy kay Loren at tanong sa binata, "Siguro, playboy ka pa din, no?" Tumawa-tawa naman si Loren at sabi nga nito, "Medyo po, pero at least hindi po sa anak niyo. Siguro si Doc na ang bahala sa kanya ngayon." "Tumigil ka na nga sa pagsasalita," nahihiyang sabi nga ni Nancy. Nagkipit balikat si Loren at tinapik ang balikat ni Dad. Minsan, kumbinsido na nga ito na nakikita ng kanyang dadang sarili niya kay Loren. Marami silang palitan ng kwento, mga kakaiba talaga ang mga lalaki. Nalipat ang atensyon nito kay Gabriel nang umupo siya sa tabi nito sa kama. Isang mabilis na halik ang ginawa nito sa labi niya at sinuklian naman niya yon. Maya-maya ay nagpaalam na nga rin si Gabriel at babalik na nga lang din daw ito. "Nancy, may itatanong ako sa'yo. Gusto mo bang sumama sa akin sa weekend para makilala ang pamilya ko?" Kinakabahan naman si Nancy at nagkunwaring tumawa sa katumain kay Gabriel. Ilang beses nang sinabi sa kanya ni Gabriel ang tungkol sa pamilya nito matapos mamatay ang kanyang biological na pamilya. Si Gabriel ay inampon ng family friend nila. Mukhang mababait nga rin naman ang mga ito. Nang hindi agad makasagot si Nancy, ay hinawi ni Gabriel ang kanyang buhok palikod sa kanyang tenga at hinalikan sa labi. "May party ang kapatid ko this weekend. Only family and friends. Gusto kong mamit mo sila." Kahit kinakabahan ay tumango na nga lang din si Nancy. Dito ay napangiti si Gabriel. Kinabukasan naman ay pumunta si Nancy sa bahay ni Doc dahil day off nito. Doon ay muli nga may nangyari sa kanila. Pagkatapos ng ilang putok ay biglang nag-ring ang cellphone ni Doc. "Yes, ma." "Hi, anak. Kamusta? Pupunta ba kayo ng girlfriend mo this weekend?" Sagot naman ni Doc. "Opo, ma. Sana magustuhan niya siya. Darating kami ni Nancy dyan. Siguro mga Biyernes ang hapon, ma." "I'm so excited. Ihahanda ko na ang kwarto mo pagdating mo dito, okay? Sisiguraduhin ko magiging komportable kayo para makagawa na kayo agad ng apo." Sa isip-isip naman ni Doc, nakakatawa ang pagka-excited ni Mama
Alam kong sinabi ng kapatid kong si Trey sa buong pamilya ang tungkol kay Nancy, pero halos wala akong nasabi kay Nancy tungkol sa kanila. Kung sino ang kapatid ko, kung sino ang pamilya ko, kung paano ako inampon. O ang gustong tawag ni Trey sa kanyang sarili ay Chocolatey. Baliw kasi yun eh, pero love-love ko naman ang kapatid kong yon. Sa isip-isip nga ng lalaki, "Salamat ma, usap na lang ulit tayo kapag nagkita, okay?" Sagot nga rin ni Gabriel. At dumiretso na nga sa kusina at naglabas ng mga sangkap para pagkain nilang dalawa ni Nancy. Nagsimula na nga rin si Gab magluto ng hapunan nila. Naalala niya kung bakit hindi pa niya pinakilala ng tuluyan ang kanyang pamilya kay Nancy. Nahihiya kasi siya, compared kasi sa mga ito, siya ay simpleng doktor lamang. Ang ama niya kasi na nag-ampon sa kanya ay isang sikat na dating basketball player. Kaya ang kapatid niya mula sa mga nag-ampon ay naman ang pagiging athletic at naglalaro pa sa ibang bansa. At superstar din ito na napapalibutan ng mga sasakyan at babae. Napabuntong hininga si Gabriel at iniisip si Nancy. Gusto niya ulit marinig mula dito ang mga salitang mahal kita. Nasabi kasi ito ng dalaga nung nasa ospital ito, pero parang hindi na nga nakatugon ng maayos. Pero kahit ganun, sobrang nagpasaya ito kay Gabriel. At sa isip nga nito, mahal ko rin siya at gusto ko siyang makasama hanggang sa pagtanda namin. Gusto ko lang na sigurado siya at hindi lang dahil nakalog ang utak niya. Dagdag pa ni Gabriel. Pero alam ko sa sarili ko, sooner or later, kailangan ko rin umamin sa kanya. She's perfect and she makes me feel unexplainable. Gustong gusto ko ang pakiramdam na kasama siya. Nang patapos na nga rin si Gabriel sa pagpe-prepare ng pagkain, ay narinig nga niya ang mga yabag ng paa ni Nancy na pababa ng hagdan. Makalipas ang ilang segundo, pumapasok na nga siya sa kusina na nakasuot ng satin robe. Alam niya talaga kung paano ito asarin, paano siya naging napakaswerte sa napakagandang babaeng ito. "Anong niluluto mo?" tanong nga ng dalaga at naglakad papunta sa likod ni Gabriel. At niyakap siya sa likod. "Carbonara at meatballs. Siya nga pala Nancy. Mag-grocery ako bukas, baka may gusto kayo pabali." Turan nga ng binata. "Gusto ko ng kisses," sabi nga nito. Kaya biglang hinalikan ni Gab ang dalaga at napatawa na nga lang si Nancy. At sabi nito, "Hindi yung kiss na yan. Yung chocolates. Iba ka talaga, Dok. Gusto mo laging nakakaskora." Nang matapos kumain ay umuwi na nga rin si Nancy sa kanila para kumuha ng kanyang mga gamit. Dahil ilang araw din daw sila mag-i-stay sa bahay ng pamilya ni Gabriel. Mabilis na dumating ang Biyernes at ramdam na ni Nancy ang pressure. First time niyang makikilala ang pamilya ni Gabriel at wala man lang ang binata para pakalmahin siya. Kagabi kasi ay nanatili si Gabriel sa ospital upang tapusin ang mga trabaho nito bago sila magbakasyon. Ngunit ito ay isang bagay na nakasanayan na niya. "I like staying with him. Parang natural lang na ganito ang dapat mangyari. I know it sounds corny and cliche, but being with Gabriel feels right." Nung bandang alas 4 na, ay nakaayos na ang mga gamit ni Nancy. Sabi kasi ni Gabriel sa kanya, ay uuwi ito bandang alas 5 para makarating sila sa bahay ng kapatid nito para sa hapunan. Hindi pa rin mapakali si Nancy dahil ilang oras na lang naman ay makikilala na nga niya ang kapatid ni Gabriel. Para medyo mawala ang kaba, ay naisipan na nga lang din niya ang umidlip. Nakukuha pa lang ni Nancy ang kanyang tulog nang biglang may malakas na sampal siyang naramdaman sa pita niya. Agad nga siyang lumingon at nakita nga niya si Gabriel na nakatayo sa tabi niya na may ngiti sa labi. Bago pa nga niya ito pagalitan, itinulak na nga niya ito pabalik sa kama at pumatong sa babae. "I've missed you," bulong niya, sabay takip sa mukha nito at hinalikan siya sa labi. "Now, let's get going, bago pa matuloy sa iba to." Pabirong sabi ni Gabriel. "Paano kung hindi ako magusta ng pamilya mo?" kinakabahang tanong ni Nancy. Pero kalmadong sabi naman ni Gabriel, na puno ng pag-asa, "Magugustuhan ka nila." Sinakay na nga rin ni Gabriel ang mga gamit nila sa SUV bago bumalik para hawakan ng kamay ni Nancy at sumakay na nga rin sila
ng sasakyan. Sabi naman ni Nancy na siya na daw ang magdadrive dahil alam niyang pagod si Gabriel sa trabaho nito. 10 minuto pa nga lang siyang nagdadrive nang mapansin niyang tulog na nga rin ang binata. Paminsan-minsan, dililingon ito ni Nancy. Napabulong na nga lang din siya. Minsan iniisip ko kung paano ako naging napakaswerte kay Doc Gabriel. Lumipas ang 3 mahabang oras at mahimbing na natutulog si Gabriel. Nagpapasalamat naman dito si Nancy dahil pagdating nila sa address na yon ay may time pa siya para ihanda ang sarili. Tinignan nga niya ang bahay at hindi ito ine-expect niya. Sobrang laki at nasa exclusive subdivision pa sila. Mukhang malingang desisyon niya na magsuot ng jeans dahil dapat nag-dress siya dahil baka ma-out of place siya dito. Ilang minuto lang ay nagising na nga din si Gabriel. "Hey baby." Sabi nga niya kay Nancy at sagot naman ng babae. "Uy Gabriel, so yung address tama ba? Ito yung bahay niyo? Sobrang laki naman. Sobrang yaman niyo naman pala eh." Tumango lang ang binata at umupo sa kanyang upuan. Sumilip sa bintana saka lumabas. "Oo Nancy, nasa tamang lugar tayo." Naiinis naman si Nancy. At hindi man lang siya binigyan ng warning ng lalaki. "Hoy, tignan mo nga yung get up ko, Gabriel. Napakasimple lang. Tapos papasok ako dyan sa mansyon niyo. Baka naman bumukha lang akong katulong dyan ha." Sagot naman ni Gabriel. "Eh ano bang gusto mong sabihin ko? Just a heads up, my family is rich." Humakbang naman papalapit si Gabriel sa kanya. At ikinulong ang mga mukha niya sa kamay nito. Ang malalambot na mga mata ay tumagos sa kanya. Isang malalim na emosyon na nagmumula sa kanila na humahatak sa kanyang puso. "Nancy, hindi ko naman tinatago sa iyo to eh. Hindi ko lang talaga alam kung paano sasabihin na yung pamilya na umampon sa akin ay mga successful athlete compared sa akin na isang hamak lang na..." Hindi na nga rin na ituloy ni Gab ang sasabihin ng biglang tugon ni Nancy. "Ang gwapo kong kasintahan na isang sobrang galing na neurosurgeon na nagligtas sa buhay ng aking ina kasama ang hindi mabilang na iba pang mga pasyente na sinave mo rin. Gabriel Cruz, you are magnificent and I love you." Ano bang problema ng lalaking to? Hindi ba niya alam na sobrang amazing niya? Paano hindi niya yun nakita kung ikukumpara sa pamilya? Sabi nga nito, sa kanyang isip, mas magaling pa siguro siya para sa akin. Mas malaki ang naitutulong ng isang katulad niyang neurosurgeon kaysa sa isang athlete. Kaya pakiramdam ko, ako ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Bago pa ako makapagsalita, dumampi na nga ang labi ni Gabriel sa labi ng babae sa isang napakamapusok na halik. Hinampas naman niya si Gabriel baka mamaya may makakita sa kanila. Pinindot na nga rin ni Nancy ang doorbell. Mabilis na bumukas nga rin ang gate at may isang babae ang lumabas. "Hi mom," agad na sabi ni Gabriel. Bumati nga rin si Nancy. Agad namang nasalubong sa kanya ng ina ng binata at sabi nga nito, "It's so nice to finally meet you. Ang dami nang naikwento ng anak ko tungkol sa iyo, iha." "O sige na, pasok." Kinuha ni Gabriel ang gamit nila Nancy at sinundan sila habang hinihila naman ni Nancy si Mrs. Cruz upang ipakilala sa pamilya nito. Nang biglang bumukas ang isang pinto at lumabas ang isang matangkad na lalaki at sinuntok ng mahina si Gabriel. "Nancy, babe, meet my brother, Trey." Sabi ni Gabriel. Sabi naman ni Trey, "Oh, it's so great to meet you, Miss No Name." Nahiya tuloy ang dalaga. Pulong tuloy ni Nancy kay Gabriel. "Uy, bakit mo sinabi sa kanya?" Isang ngiti nga lang din ang sagot ni Gabriel. Isa-isa na nga rin nakilala ni Nancy ang pamilya ni Gabriel. Lalo na, kinabukasan kasi, ay may party sa mansyon at dadalo ang mga maraming kamag-anak at kaibigan ng binata. Bandang 2:00 noon nang magsisimulang magdatingan ng mga tao at isa-isang ipinakilala ni Gabriel ang kasintahan niya. Hanggang sa may isang babaeng sobrang ganda na almala Barbie ang dumating. Agad itong nakipagbeso-beso kay Gabriel
at kumaway kay Nancy. "Hi, I'm Ashlyn. Ex nga pala nitong si Gabriel." "Hi, Ashlyn." Tipid na sagot naman ni Nancy. Pagkatapos ay kinausap ng babae si Doc. "Tagal nating di nagkita, Gaba." Dumating naman ang kapatid ni Gabriel na si Trey at ito ang nakipag-usap kay Ashlyn. Family friend din kasi nila ang pamilya nito, kaya invited din si Ashlyn sa bahay nila. Nang lumipat ng pwesto ang dalawa ay napansin ni Doc na parang nag-iba ang aura ni Nancy, kaya napatanong na nga lang din ang binata. "Teka, galit ka ba? Nagsiselos ka siguro, no? Maganda lang siya. Pero mas maganda ka, tsaka ikaw ang tinitibok ng puso ko." Kumunot ang noon ni Nancy. "Magsama nga kayo, gab-gab." Sabi naman ito. "Ikaw naman, Nancy, hindi ka na mabiro. Wala nang iba pang mas gaganda sa paningin ko, kundi ikaw lang." Mataring na sagot tuloy ni Nancy. "Good." Maya-maya ay bumalik na nga si Nancy sa kwarto, habang si Gabriel naman ay inaasikaso ang mga pauwi ng kamag-anak at kaibigan. Magfa-Facebook sana si Nancy para hindi naman siya tamarin. Nang nakareceive nga siya ng text message mula sa kanyang ina. "Anak, kasama mo ba si Gabriel? Pwede mo bang sabihin sa kanya na sumasakit ang ulo ko? Halos 1 week na rin. I'm hoping it has nothing to do with the tumor." Dali-daling tumayo at bumaba ng hagdan si Nancy nang makita niya ang binata. "Gabriel, gustong malaman ng nanay kung..." Naputo lang sasabihin niya at naglaho ang lahat nang mahuli nga ng babae nang tumampi ang labi ni Ashlyn kay Gabriel. At naguluhan nga ang unang ekspresyon niya, pero nakikita naman niya sa mukha ni Gabriel na naiinis din ito at tinutulak si Ashlyn. Pagkatapos ng pagkalito ay sa wakas takot nang dumapo ang kanyang mga mata dito. Ramdam nito ang pagbilis ng pulso niya, and for a second hindi nga siya makapag-isip. Nakalimutan nga rin ang dahilan kung bakit siya bumaba, hanggang sa nakareceive ulit siya ng text mula sa kanyang ina. "Nancy, wait, ito ay..." Pinutol nga agad ni Nancy ang sasabihin niya. "Gabriel, sumasakit daw ang ulo ni Mama. Isang linggo na rin daw, at sana wala itong kinalaman sa tumoro operasyon." Humakbang si Gab papunta kay Nancy, pero lumayo ang babae. "I will have a scan ordered for her, at kapag balik natin, i-check ko kagad." Yun lang ang kailangan marinig ni Nancy mula sa kanya ngayon. Pagkatapos umalis na nga siya. Naglakad siya palayo, pero yung suot niyang flip-flops ang nagpapabagal sa kanya. Habang ramdam niya, nakasunod si Gabriel sa likod niya. Nakarating na nga siya sa pinto nang maabutan nga niya si Gabriel at hinawakan ang braso niya. Agad nga siyang tinulak pabalik na nakatawag ng atensyon sa iba, pero wala siyang pakialam. "Huwag mo kong hawakan." "Ngayon, alam ko na kung bakit," sagot naman ni Gabriel. "Nancy, panggan mo naman ako." Pagsusumamo ni Gabriel sa kanya, nang muli nga siyang tumalikod dito, may sinasabi siyang muli na namang nagpatigil sa kanyang paglalakad. "Wala namang pinagkaiba sa inyo si Lauren, diba?" "Gabriel, I never make out with him. Never akong nagpaligaw kay Lauren. Talagang close lang kami. Pero ikaw? Niligawan mo si Ashlyn, diba? Ex mo nga siya eh. Nakasama mo na siya at malamang nag-enjoy ka, at malamang na gusto mo siyang balikan. Dahil malamang kaya niyang ibigay lahat ng gusto mo na hindi ko kaya. Alis na ako. Nancy, huwag mong gawin yan, please." Pakiusap nga ng lalaki. Sa pagsisikap na pakalmahin ang sarili niya, ipinulupot ni Nancy ang kanyang braso sa kanyang katawan at niyakap ng mahigpit ang sarili. Pagkatapos ay lumingon siya kay Gabriel at nagsalita ng mga katagang dahilan para umatras siya. Yung confession na pinangako niya, hindi nga niya sasabihin. "Gabriel, sa tingin ko, hindi talaga tayo para sa isa't isa." Kahit na gusto talaga niya si Gabriel makasama, ay sinabi niya yun. Gusto niyang gugulin ang bawat sandali na kasama siya. Kaso, hindi na pwede. Nakita nga niyang nangangatog ang panga ni Gabriel, pero hindi na nga siya makakatagal pa rito. Pagbukas niya ng pinto, lumabas na nga siya. Hindi sumunod si Gabriel, pero narinig nga niyang tinawag siya ng kapatid niya. "Nancy, hayaan mong ihatid kita saan ka man pumunta.
Tumango nga siya at hindi na muling lumingon pa. Buti na lang, habang nasa sasakyan sila ay wala siyang sinabi. Dinadala nga siya sa pinakamagandang hotel sa bayan at nag-aalok na nga siya ang magbayad dito. Napabuntong hininga si Trey sa baybulong niya dito. Mabuting tao si Gabriel. Tumango lang naman si Nancy at pumasok na nga rin ang hotel. Ngayon gumagapang siya sa kama at saka humika. Kumukulo naman ang dugo ni Gabriel habang pinagmamastan niyang papalayo si Nancy. Alam niyang pinlano ni Ashley ito. Siguro narinig niyang pababa ng hagdan si Nancy kaya saktong hinalikan siya nito. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Gabriel. Hindi nga niya masyadong narinig si Nancy. Umigting ang panga niya nang dumapo ang mga mata niya sa pamilya niyang nakatayo at pinagmamastan ang kanyang pag-aalala. Wala na si Nancy. Bakit nila ako tinitignan ng ganito? Hindi mo nila ako bibigyan man lang ng space? Nagbago ang lahat ng napakabilis. Alam niyang wala namang namamagitan sa kanila ni Lauren, pero bakit niya kailangang sabihin pa yun kanina? Pero ang ikinagalit nga talaga niya ay ang pagtatangka ni Nancy na ipumukha yun sa kanya. Naiintindihan ni Gabriel na galit siya. Naiintindihan nitong nakakadurog ng puso ang nakita niya. Ilang beses na niyang sinabi dito na mahal niya ito at niminsan ay hindi niya nakumpirma na mahal niya ito. Pagkatapos siguro niyang makita kanina si Ashlyn sa ganoong posisyon, ay yun na nga ang kumpirmasyon na hinahanap ni Nancy na akala tuloy niya ay si Ashlyn pa rin ang mahal niya. Kaya hindi nga ito umaamin sa kanya at nagsasabi ng mahal nito si Nancy. Hindi niya alam kung ano inihintay niya para ipagtapat ang pagmamahal niya kay Nancy. Basta, sinabi na lang niya na girlfriend niya ito pero yung formal na pagtatanong niya, hindi pa rin niya nagawa. Siguro ay dahil natatakot siya. Natatakot siya para sa sarili niya. Pero kaninang umaga, nung nasa shower sila, tumingin ito sa kanya at may kung anong nag-shift sa utak niya. At parang gusto na nga niyang ipagtapat ang pagmamahal nito sa babae. Nasa dulo na nga ng dila niya pero hindi pa rin niya nasabi. Gabriel! Tawag ng kanyang ina nang magsimula nga siyang umakyat sa hagdan. Ayos ka lang ba anak? Nanginginig ang panga niya at ramdam nito ang pulso niya. Hindi niya naman masisisi ang kanyang ina na magtanong. Nag-aalala lang ito pero nakakainis pa rin ang tanong na yun. Agad nga siyang huminto bago niya magawa ang unang hakbang at bumaling na nga sa kanyang pamilya. Nakakatusok na init ang likod ng kanyang mga mata habang tinatamaan ng banta na baka mawala sa kanya si Nancy. Bulong nga nito na pinipigilan ang pag-crack ng boses. I'm not fine, Mom. Dahil maaaring mawala sa akin ang pinakainaangan kong babae. Dahil lang sa gold digger horn na in-invite nyo. Hindi nga nito maitago sa boses niyang paninisi. Bakit pa kasi pinapunta ng kanyang mom yung babaeng yun? Alam naman niya ang nakaraan nila. Who the hell cares kung matalik na kaibigan ng pamilya ang kanyang ama? Siya ang pinakauling taong gusto niyang makita. Pagkatapos ay narinig nga niya ang kanyang pangalan at tinatawag nang kinaiinisan nga niya. Ang bawat kalamnan ng kanyang katawan, naninigas at pinipigilan ng sarili na baka masaktan nga niya si Ashlyn. There has to be something mentally wrong with her to make her think na gusto pa nga niya itong makausap. At sabi nga nito na nakatitig sa kanya, Ashlyn, hindi ko gusto kapag tinatawag mo akong gab-gab. At wala ka pa sa tamang pag-iisip at hinalikan mo ako kanina? I don't want you anymore. I like Nancy, not you. Sana itaga mo yan sa isipan mo, Ashlyn. Hinawakan nito ang mukha niya saka nag-iwas ng tingin. Hindi nga kayang makita si Ashlyn. Bakit nandito ka pa? I'm staying here for the night, sagot ni Ashlyn. Tumakbo naman palabas si Gabriel at umupo sa damuhan. Saka tumingala sa kalangitan. Maya-maya ay nilapitan siya ng kanyang kapatid na si Trey. Bro, matagal na nating kilala ang isa't isa. Simula nung ampunin ka ng parents ko. At pagkatapos nating magsama ng halos buong buhay ko, ngayon lang kita nakitang nagkaganyan para sa isang babae.
Nakikita ko kung gaano mo kamahal si Nancy. Mahinang sabi naman ni Gabriel. Never pa akong in love ng totoo. Pinaparamdam sa akin ng babae niya na walang ibang mahalaga kundi ang isa't isa. Ang saya niyang kasama at para sa kanya ang pera ay hindi mahalaga. Mahal niya ako sa kung sino ako at ano ako at mahal ko rin siya. Sinasagot nga nito lahat ng tanong ni Trey tungkol kay Nancy. At sabi pa nga nito na she's really sweet and caring. Pagkatapos ay tinanong ni Trey sa kanya kung ano ang nangyari kanina kasama si Ashlyn. Kinuwento nga ni Gab sa kanyang nangyari. Pero teka, bakit nga pala dito mag-i-stay si Ashlyn? Sabi naman ni Trey, may usapan na kasi sila ni Mom at ng dad ni Ashlyn. Ilang minuto pa sila nag-usap bago tumayo si Gabriel. Saka dumiretso sa kanyang kwarto. Pagkatapos yung maligo ay makailan nga niyang tinawagan si Nancy pero hindi pa rin ito sumasagot. Kagabi naman ay halos hindi nakatulog si Nancy sa hotel. Hindi dahil sa kama, o sa hotel, o sa ingay, kundi dahil may kulang. Maaga siyang nagbihis at babalik na nga siya ng mansyon para kuhanin ang kanyang mga gamit. Ngayon ay nakatayo nga siya sa gate. Kakatok pa nga lamang siya nang biglang bumukas at nakita nga niyang nandun si Trey. Umatras siya at pinapasok ito sa lugar kung saan siya napapaligiran ng pamilya niya. Katulad ng nakagawian, ay sunod-sunod na tanong narinig niya. Pero wala nga talaga siyang maisagot. Ngunit nang magsimulang bumaba si Gabriel sa hagdan, "Nancy," agad na sabi ng lalaki. Saka siya niyakap. Parang gusto niya tuloy umiyak ulit habang nakatingin ito sa mga mata na tila hindi nga niya mapagkakatiwalaan sa ngayon. Mukha si Gab pagod at magulo ang kanyang buhok. "Ang lamig kagabi," pabirong panunokso ni Gabriel kay Nancy. Hindi nakapagsalita si Nancy agad at tanging naisip lang niya ay, well in that case, dapat ginamit niya si Ashlyn para mainitan siya. Lumayo ito sa kanya saka siya umikot sa kanya para makaakyat sa hagdan para kunin ang mga gamit niya. Pero sinusundan nga siya ni Gab. Pagdating nila sa room, nagsalita ito. "Aalis na ako, Gabriel." Pagpapaalam nito sa kanya habang kinukuha ang mga gamit niya. "I trust that you will be able to find a way home. Baka umiram ng isa sa mga sasakyan si Trey or something. Kunin ko na yung mga gamit ko. Para siguradong wala na akong babalikan pa dito." Pero sabi na nga ni Gabriel, "Nancy, nagkakamali ka ng nakita. At hindi yun ang katulad ng iniisip mo. Sana masaya ka sa ginawa mo, Gabriel." Pero sabi naman ni Gabriel ulit, "Nancy, please, maniwala ka naman sa akin." Nanlalabo na nga ang mata ni Nancy dahil kanina pa niya pinipigilan ang mga luhang gustong kumawala. Kung maibabalik nga lang niyang nakaraan, hindi na nga siya lalapit pa dito. Pero bumabalik pa nga rin siya sa mga sandaling nahulog ito sa kanya. The moment na binigay nito ang kanyang tiwala dito, ang mga luhang pilit na pinipigilan ni Nancy ay dumali na nga sa kanyang mga mata at lumabo ang kanyang paningin. Pagtalikod niya kay Gabriel, tinungo na nga niya kaagad ang pinto. "It was nice meeting you all. Salamat sa pagiging mabait sa akin." Sabi na nga nito sa pamilya ni Gabriel. Pagkarating sa pinto ay hinawakan pa nga ni Trey ang braso niya. "Nancy, pakinggan mo muna si Gabriel." Sabi nga ng kapatid ni Gab. Ginamit nito ang buwan niyang lakas para magpatuloy sa paglalakad. Tumingala si Nancy sa maulap na kalangitan habang bumubuhos ang ulan mula sa kanila. Pagkatapos ay dali-dali nga siyang pumunta sa kotse niya at inihagis ang bag niya sa passenger seat. Bahagya nga niyang nabuksan ang pinto ng driver nang sumugod si Gabriel sa kanya at hinawakan ang kanyang bewang. Hinila ito papasok sa kanya at inangkin ang kanyang mga labi. Hindi maiwasang pagbigyan ni Nancy ang lalaki. "Oo, marupok na kung marupok." Nilagay niya ang kamay nito sa dibdib niya at hinalikan ito pabalik. Ang pagtanggi. Sa katotohanan, gusto niya ito ay katawa-tawa sa puntong ito. Literal pa rin na paipagnanasa ang katawan niya dito at tumutugon sa bawat hawak ng lalaki.
Pero siguro, natauhan na nga rin siya at tinulak niya ito at halatang nagulat naman si Gabriel. Iniwan nga niya si Gabriel at hindi na nga lumingon pa. Dahil natatakot talaga siya na baka, hindi na nga niya ito kayang layuan pa. Agad na niyakap ni Trey ang kapatid na si Gabriel at nilabas ang susi ng sports car. At sabi nga nito, may oras ka pa para habulin siya. Huminga ng malalim si Gabriel at sabing, thanks bro. Pero kahit makailan sinubukan ni Gabriel na kausapin si Nancy, ay hindi nga niya ito pinapansin. Pagkatapos ay pumunta ang mga magulang ni Nancy sa ospital para sa pagsusuri ni Mrs. Gregasin ay tinanong ng mga ito kung okay ba sila ni Nancy. Nagsinungaling si Gabriel at sinabing oo. Pinaalala nga nila kay Gabriel na malapit na nga ang graduation ni Nancy. Doon nakaisip ng plano si Gabriel. Siguro ito na nga ang chance niya para makabawi sa dalaga. Sa totoo lang, hindi na alam ni Gabriel kung ano pa ang dapat niyang gawin. 2 linggo na nga ang nakalipas at hindi pa rin nakikinig sa kanya si Nancy. Mabilis na lumipas naman ang mga araw. Bukas na ang graduation ni Nancy. Sabi ni Nancy sa sarili, dapat nga, masaya ako at excited. Pero dahil alam kong wala si Gabriel, parang nalulungkot ako. Dapat sapat na ang pamilya ko pero sa tuwing naiisip ko ang graduation, naiisip ko ang pagkukwentuhan namin ni Gabriel. Sinabi niya sa akin na proud siya sa akin at sisigaw niya ang pangalan ko pag tungtong ko ng stage. Natawa nga ito at sinabi nga sa kanya na hindi niya magagawa yun hanggang matapos nilang tawagin ang lahat ng pangalan. Beshi Waps, bulong ng isang mahinang boses na nagpatigil sa pag-iisip niya. Napatingin siya kay Lauren na nakatingin sa kanya. Umiiyak ka ba? Mabilis ngang pinunasan ni Nancy ang kanyang mata. I'm sorry. Bumuntong hininga siya. At umupo sa tabi nito saka siya hinila sa braso. Nagsisimula na nga siyang humikbi sa dibdib nito. Hinayaan itong bumagsak ang mga luha nang walang pigil. Niyakap lang siya ni Lauren ng mahigpit hanggang sa humupa ang pag-iyak niya. Maya-maya ay tumigil na ang kanyang mga luha at naiwan nga sa kanya ang sakit sa dibdib at ang pagpintig sa kanyang ulo. Magiging okay din ang lahat, bulong nga ni Lauren sa kanya. Salamat Lauren ha. Bulong ito at napatawa naman ito ng bahagya at niyakap siya. Para saan pa at mag-best friends tayo, di ba? Makalipas ang isang oras at kalahati, papunta na nga sila ni Lauren sa auditorium kung saan gaganapin ang graduation. Bago siya paalisin, inayos ni Lauren ang buhok niya saka ang sombrero nito. Siniseguradong okay siya. See you in a few hours, sabi nito sa kanya. Naging maayos naman ang seremonya ng graduation. Hindi nga siya nadadapa o nahuhulog at matagumpay nga siyang nakabalik sa tamang upuan. Nang matapos ng seremonya, ay hinanap nga niya ang kanyang pamilya. Ang mga unang taong nakita niya ay ang kanyang mga kaibigan sina Miriam Clark at si Lauren. Masaya nga siya papunta sa kanila. Nang dumapo ang mga mata nito kay Gabriel, napapalapit kasama ang pamilya niya. Hindi niya ito pinansin. Niyakap niya ang lahat except sa kanya. Pero si Gabriel na mismo ang lumapit sa kanya. Hey, bulong niya. At yumuko dito at tinikit ang noo niya sa noo nito. I'm proud of you, Nancy. Muli naman siyang tumango at lumayo sa kanya. Tara, kain na tayo, nagugutom na ako eh. Napabuntong ininga si Gabriel at kinakabahan na tumahimik. Nancy, kailangan ko na nga palang bumalik sa ospital. Congrats ulit sa graduation mo. Sabay binigyan nga ni Gabriel ng isang halik sa noo ang dalaga. Bago umalis, mukhang nahalata naman ang dad nito na parang may mali kay Gabriel. Tell me what's going on. Mahinang tanong ng kanyang dad. Napabuntong hininga nga ito. Umupo ito sa agdan. At ang tatay naman niya ay umupo sa tabi niya. After ng ilang segundo, nasabi na nga niya sa kanyang dad ang nangyari. Umiling ang kanyang dad na para bang walang katotohanan ang sinabi nito. Anong sabi niya nung nakita mo siya? Nagkibit-balikat nga ito at ipinatong ang kanyang mga siko sa kanyang tuhod. Sinabi niya na mali daw ang iniisip ko. Si dad ay nakikinig ng mabuti sa kwento ng babae bago dumating sa kanyang konklusyon
na dapat nga niyang kausapin, si Gabriel. Nancy, mahal ka ng lalaking yun. Paniniguro ng kanyang dad. Parang hindi ako makapaniwala na gagawin niya ang lahat para saktan ka. And by the way, it sounds parang yung karakter ni Ashley ni talagang desidido na sirain ang relasyon niyo ni Gabriel. Paano kung siya lang palang may pakananon? Buong gabi ngang inisip ni Nancy ang sinabi ng kanyang dad. Mukhang kailangan nga talaga niyang makausap si Gabriel. Nang mga sumunod na araw ay sinubukan nga muli niyang puntahan si Gabriel sa kondo niya. Pero nakalakang unit ito. Mabuti na lang ay nung pababa na nga siya, ay nakita niyang dalaga na nagsiswimming. Dali-dali niyang pinuntahan ito pero nung nakita siyang dalaga ay nagtago ito sa ilalim ng tubig. Tumayo lang naman si Gabriel doon. Nancy, umahon ka na dyan. Hindi mo kayang pigilan ang paghinga mo ng matagal. Kakausapin na naman kita. Ilang segundo at naging minuto pero hindi umaahon si Nancy kaya kinabahan nga si Gabriel. Bababa na nga sana siya sa pool. Nang biglang umaahon si Nancy na naghahabol ng hininga at ilang segundo lang ay nawalan nito ng malay. Agad naman itong sinapo ni Gabriel at amoy na amoy niya, nalangos sa alak ang dalaga. Nagmamadali din siya na sinakay ito sa kotse saka dinerecho sa ospital. Nang magising si Nancy ay nakatitig lang siya kay Gabriel. Hindi niya alam kung ano ba ang sasabihin dito. Parang hindi rin naman alam ni Gabriel dahil walang unang gustong magsalita. Masusing pinagmasdan nito ni Gabriel. Sinusuri ang dugo at ang kanyang ulo para sa isang posibleng concussion. Kinumpirma ni Gabriel ang kanyang mga iniisip. Ang antas ng alkohol ng dugo niya ay masyadong mataas at kailangan niyang ilagay sa isang IV. Nancy, mahal kita. Biglang bulong naman ni Gabriel. Ikinulong ang mukha nito sa pagitan ng mga kamay niya. At sabi nga nito, I never want to hurt you. And you have to trust that I never in my life would kiss Ashlyn. Hindi ako si Raulo para pakawalan pa. Ang napakaganda, napaka-caring, at bait na katulad mo. Hinalikan ako ni Ashlyn dahil narinig niyang darating ka at gusto niyang sirain ang relasyon natin. I love you. I love you so much. You have to know that. I need you to know that. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, hayaan mo lang ako. Araw-araw kitang liligawan at pagsisikapan na maabot ang iyong matamis na halik. Sige na nga. May choice pa ba ako sa kakornihan mo, Doc Gabriel? I love you too. Bulong na nga rin ni Nancy habang tumutulo ang luha ng dalaga sa mata. Tumayo si Gabriel at hinila siya sa kanyang mga braso. Niyakap siya ng mahigpit. Napakainit ng yakap nito at ramdam ni Nancy ang pagmamahal na nagmumula dito. 1 year later, sa Paris, France. Babe, bilisan mo! Sabi ni Gab kay Nancy habang inaayos ang buhok niya sa banyo. Malilate na tayo sa mga reservation natin. Okay lang yan, Gab. Hindi tayo malilate. Makalipas ang 30 minutes, nakarating na nga rin sila sa wakas sa restaurant kung saan agad na nga silang umupo. Sobrang sarap ng pagkain sa kakabukas na restaurant na yon. Matapos sila kumain, ay hinila ni Gabriel ang dalaga at may pupuntahan lang daw sila. Saan ba kasi tayo pupunta, Gabriel? Surprise nga, di ba? Maya-maya ay sumasakit na ang paa ni Nancy. Buti na lang at nasa destination na nga sila ngayon. Ito ay isang tahimik na lugar at magandang tanawin. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Nancy. Alam mong mahal na mahal kita. Mahal din kita, Gabriel. Pero yun lang naman pala ang sasabihin mo, pinasakit-sakit mo pa ang paa ko. Nancy? Oh, bakit, Doc Gab? Huminga ng malalim ang binata para makabuelo. At sabi na nga nito, gusto kong makasama ka habang buhay. I can't imagine life without you. Hanggang ngayon ay nagpapasalamat pa rin ako dahil nakilala kita. Mas masaya ako na hindi natapos sa isang one night stand ang kwento natin. Mahal kita at gusto kitang makasama. Gusto kita laging masaya at gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay kasama ka. Ipinapangako kong sasamahan kita palagi sa lungkot at kasiyahan.
Napaluhod na nga si Gabriel at inilabas ang isang pulang box na may lamang singsing na puno ng tubig ang mga mata ni Nancy at tumatango na nga siya nang buksan ni Gabby to. "Nancy Gregasin, will you marry me?" Saglit lang na natigilan ng dalaga pero bulalas nga nito, "Yes na yes." Sa kasiniilang pagpayag ng isang halik, lumipas ang mga araw. Ngayon nakatitig nga si Nancy sa kisame habang nakaupo sa malamig na sahig ng banyo. Ito ang pangatlong beses na sumuka siya ngayong linggo at nagkaroon ng pinakamatinding pagduduwal. Noong una ay nakala nga nila ito ay sakit sa tiyan. Ngunit hindi pa rin ito nawawala. At sa tingin niya, nag-aalala na nga si Gabriel. "Kamusta ang pakiramdam mo?" tanong ni Gab habang papasok nga sa banyo at binibigyan siya ng mainit na gatas. Tumango ito at isinandal ang ulo niya sa balikat nito. "Talagang masama ang pakiramdam ko eh. Sa tingin mo ba buntis ka na?" Pang-aasar nga na tanong ni Gabriel. "Teka, oo nga no? Bakit ko hindi naisip yun? Siguro dahil delay din ako." Nanlaki ang mata ni Gabriel at umayos ng upo. "Talaga? Baka buntis ka." Agad siyang tumayo at nataranta. "Okay, hingang malalim Nancy, may posibilidad na magka-baby ka. At magka-baby tayo." Tinitigan nga niya si Gabriel. "Hindi ba doktor siya? Bakit parang mas kabado pa siya kaysa kay Nancy at hindi niya magawang manatiling kalmado?" "Kailangan nating magpa-pregnancy test." Humihingal pang sabi ni Gab. "Manatili ka nga rito at babalik ako at..." Hindi pa natatapos ni Gabriel ang kanyang sasabihin nang tumakbo siya palabas ng banyo. Saka pinaandar ang kotse. Ilang minuto rin siyang nawala at pagbalik ng kwarto, hinila nga niya ito sa banyo at binigay ang pregnancy test. Saka pinapanood nga siyang gamitin iyon na may excitement sa kanyang mga mata. Ang cute at ang weird at the same time. Ngayon naghihintay nga sila ng ilang minuto. Ang mga minuto ay dahan-dahang lumilipas hanggang sa wakas ay oras na upang i-check nila ang pregnancy test. Humihinga siya ng malalim at sabay nga silang tumingin sa stick. "Buntis tayo!" Bulalas ni Gabriel. Namumuhang mga luha sa kanyang mga mata. Natatawang ipinulupot nga nito ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at hinila siya sa isang halik at bumagsak ang mga luha. "Buntis ako!" Mahinang sabi ng babae. Nang dahil nga sa galak, dagdag naman ni Gabriel, "Magkakaanak na tayo. Magiging ama na ako." Napangiti si Nancy nang lumuhod si Gabriel at hinihimas ang tiyan niya. Hinahalikan nito at ibinubulong ng mga matatamis na bagay tungkol sa pagiging daddy niya ng sanggol. "I love you." Bulong naman ni Nancy habang sinusuklay ang daliri sa buhok ni Gabriel. "I love you and this baby." Bulong naman ni Gabriel sa kanyang tiyan. Napagdesisyonan nga ng dalawa na bago pa nga lumaki ang tiyan nitong si Nancy, gusto na nga nilang magpakasal. Nagkataon lang na nauna nga si baby, pero handa naman talagang panindigan nitong si Gabriel, si Nancy. At sa wakas, ngayong araw na nga ang pinakahihintay nilang espesyal na araw. Nagsimula na nga ang seremonya ng pare. Nagsabi na nga ng vows ang dalawa at nangako sa isa't isa na parating ang mamahalin, tutulungan at susuportahan sa hirap at ginhawa ang isa't isa. Hindi man nagsimula sa maayos ang kanilang samahan, pero sisikapin naman nila na hanggang sa huli, till death do them part, ay mamahalin nga nilang isa't isa. Hanggang sa sinabi na nga ng pare na you may now kiss the bride at naghiyawa naman ang kani-kanilang mga kaibigan at pamilya. At marahan ngang hinalikan ni Gabriel si Nancy. At tila naalala nga ni Nancy ang unang halik nila nang sila nga ay nagkaroon ng one night stand na nauwi sa forever. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalin nila. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Jane Rosario, Evangeline, Dewey Glenn, Perla Malilin, Erlinda Chong, Maricel,
Karodan Juvelin Romero, Magdalena Custodio, Mosada, Fenavares Christine, Ostanalito Cherry Camacho Presbyteros Rose, Jerry Ramos Irma Valerio, Jean the Best, Miriam, Elsa Deshman, Luis Cabrera, Marina Soberano, Edita Miyamoto, Emma Reyes, Karina Cruz, Roberlita, at shoutout.